sira-sira na yung aming computer. Rabbit na, konti na lang, di bali. Basta importante na papanood ang tao. So, ito po ang capital report. Magandang araw po. Anyway, good news muna sa Manila. No? Kung mapapansin po ninyo, talaga po nung kami nag-umpisa sa pamamahala noong July 1, no? At hindi maipukubli sa inyo, lumabas sa mga periodiko at lumabas sa mga GOCC, no? GOCC at mga ahensya ng gobyerno, yung mga dokumento na nagsasaad na medyo financially sick ang Manila. No? Diyan yung pagkakautang namin sa GSIS, pag yung hindi maipaliwanag na 4.3 billion, sinabi ng Commission on Audit, and so on and so forth. Marami pa. Ako naman, no, ang naisip ko, anong gagawin natin? Magmumukmuk na lang ba tayo sa isang tabi? O umaasa ang taong bayan, no, na dapat may mangyari sa pamahalaan. O magkaganon man, no, sinikap natin na pag-ibayuhin itong katatayuang pinansyal ng pamahalaang Lusod ng Maynila. O, dahil po dyan, ito po ang good news. O, ayan po. Sa pagsisikap ng aming mga kapwa-kawani ng pamahalaang lungsod. No? Makikita po ninyo, unang-una, let's just say, sa parking, ito, maganda ito. Mukhang kakaiba ang nangyari, no? Sa lungsod ng Maynila. At dati ho, gagawin natin na comparison. No? Gagawin natin na comparison yung apple to apple. Parehong pareho. Ibig sabihin, noong mga nagdaang panahon, ay July of 2018, o July, ano yan, July, August, o yan, July, August, September, ang kinita po ng Maynila ay 12.7 million. Tatlong buwan po yun, ano? Noong nakaraang lumang panahon. Ngayon naman, no, sa atin, sa panahon natin, ha? Ito na po, nung tayo na ang may obligasyon. Parehong petsa po, no? Parehong petsa. July to September din, of 2019. Meron din tayong data. Noong panahon nila, ang kinita po ng Maynila is 12.7 million. Tayo naman, sa panahon po natin, 54.4 million. Palakpak. Dali yung audience ko. Dali yung audience. Kapag mga mababayan, may papakita ko sa inyo. Nako, matutuwa kayo. Para na itong ano, parang showbiz lang ang dating. Marami ng studio guests. Lock nyo muna yung door para tapos medyo lakasan nyo yung aircon. Teka nga, umiinit. Kasi marami tayong ano ngayon. Teka, ayan, hindi yan. Yun, there you go. Sige. Ayan ha. Kasi mga kababayan, ha? Anak na Julius? Naipit yung mic. O saan? O test mic. 1, 2, 1, 2. Okay na. Kami dito high school setup. Ang aming studio. Meron na rin kami mamaya. Papakita namin sa inyo. So, yan mga kaibigan. Seriously speaking. Yan ay isang patunay na kapag ang aming mga kapani ay isa sa pagsasaayos, no? Nakikiisa, nakikipagtulungan, at ginagampanan ng maayos ang kanilang tungkulin. O, kita po ninyo. O, bibigyan ko po kayo ng konting partida. Hindi ho ba kami naglilinis pa ng kalye? At marami tayong tinatanggal na obstruction. Dala na rin ang panawagan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na linisin ang mga kalye.
Oh, diyan po, kita po niyo yung income. No? Lumalabas, nagtanggal pa po tayo ang income. Kasi hindi naman nung nanganganak ang lupa ng Maynila. Dati-rati, 12.7. Noong panahon nila. Tayo, 54 million. Nabawasan pa yung parkable space. So, ano pong ibig sabihin? Yung pong ibinabayad ninyo sa mga panahon ngayon, halimbawa, mga parada, truck, kotse, and so on and so forth. At yung mga resibong nakukuha ninyo, yan ay pala talaga kayang papasukin sa kaban ng bayan. Kaya ipinagpapasalamat ko kay OIC Director ng Manila Traffic Parking Bureau yung na nangyaring improvement. Sana po kayo dyan sa Manila Traffic Parking Bureau ay huwag titigil. Huwag tayo maging pabalat bunga o ningas kugon. Dapat tuloy-tuloy. Kasi umaasa talaga ang taong bayan ang pagbabago. Ayan po ha. Yan nakikita niyong numero sa inyong screen. Pumasok na at official na hong pananalapi ng lungsod ng Maynila. So, kaya congratulations sa aming... May studio guest na lang eh! Ayan ha. Ito naman, sa ating tingnan po ninyo. Ganun din, panahon nila, 6.8 million. Parehong petsa, tayo naman, 8.58 million. Partida pa yan. Bakit? Tinanggal pa nila ang opisyal na katayan ng lungsod ng Maynila. Di ba? Sa mga kababayan namin nanonood sa buong mundo, o mga kababayan namin nanonood sa buong Pilipinas, at mga kababayan namin taga-lungsod ng Maynila, ang tanging nakakaalam ng katunayan na sitwasyon na tinanggal nila, yung panahon nila, yung katayan na nagbibigay ng kapanatagan sa mga taga-lungsod ng Maynila na ang tinitindang karne sa aming mga talipapa at palengke ay dumaan sa Veterinary Inspection Board. Lalo ngayon, usong-uso yung swine. Kaya po, bagamat wala kaming pasilidad, napabuti pa ng aming mga kawani ng pamahalang lungsod ang mainam na koleksyon. Maraming inspeksyon na gagawa. Kaya marami rin tayo nahuhuli mga botsa. Pati yung isang pinakamalaking raid na nangyari sa Maynila. Worth 20 million na karne. Napalita naman po sa inyo yan noong ilang linggo pa lang ang nakakaraan. Ito yung mga galing sa bansang China na mga karne na ipinagbabawal. Bakit ito yung pinagbabawal? Karne lang yun. Hindi ba? Kaya siya pinagbabawal dahil hindi siya dumaan sa tamang proseso. Paano nakarating dito yun? Yun ang tanong. Yun ba'y na-inspeksyon na? Tandaan po ninyo, ang bumibili ng pagkain sa talipapa at palengke ay mga mahihirap nating kababayan at yung gustong makatipid kasi mas mura. Saka, ugaling-ugali ng Pilipino na bumili ng what we call one meat. Ibig sabihin, mas bagong huli ay mas bagong katay. Isasalag sa palengke, gustong-gusto ng Pilipino yun. Parang isda. Di ba? Tingnan nyo isda. Sariwa ba yan? Bagong huli ba yan? Di ba? Ganon. Yan ang connotation. But be that as it may, ngayon naman, tayo nagpasinaya. Mag-uumpisa na. Na muling ibalik ang slaughterhouse sa lungsod ng Maynila. Sa dalawang bagay. Una, para mapapanatag natin ang lahat ng mga taga-lungsod ng Maynila na bibili nilang karne ay kinatay dito sa loob ng Maynila at na-inspeksyon ng Veterinary Inspection Board ng aming mga doktor. Pangalawa, para maibalik na yung trabaho ng mga na-displace. Kasi yung mga mantasero, mga nagkakatay. So, importante po yun. Siguro ilang buwan simula ngayon. May bago ng slaughterhouse ang lungsod ng Maynila, no? So anyway, ayan po ang inilaki. Tapos ito naman
Sila naman, sa CGSO, City General Services Office. Noong nakaraang panahon, ang kinita lang nila, pareho ha, July to September, 18 million. Ngayon naman, July to September ng 2019, 42 million pesos. So, ang punto, ganun pa rin. O, kayong mga taga City General Services Office, o, maraming salamat sa inyo. Napagbubuti ninyo. O, yung ating mga dapat na makolekta. Kasi yung mga nakukolekta na yan, mga kababayan, hindi naman para sa amin yan. Yan ay mga pantustos sa mga programa pagawaing bayan dito sa lungsod ng Maynila. Kahit anong gobyerno, kapag walang salapi o walang kakayanan, tustusan ng mga programa, baliwala. Kaya mahalaga na masinop ang pamamahala ng isang lungsod pagdating sa usapin ng pananalapi. Mas dumami ang negosyante sa lungsod ng Maynila. Ay, be, paano po yun? O, di ba sinabi ko sa inyo, sa effort ng ating mga kawani, ng BPLO, ni Director Levy Pacundo, at saka ni License Chief Office Attorney Paul Vega, tumaas ng 10% ang new businesses. Yung July to September nila, at July to September natin. Sa income, tumaas ng 11%. Hindi mo bang magandang pangitain po yun? O, halos lahat ng ahensya, departamento, nagiging epesyente sa services na pinuprovide. Tapos, nagiging mas umuunlad, nagiging masino, tumataas ang income ng Manila. Hindi ko lang mapapauna sa inyo. Ihintayin ko lang na official. Kasi next week na yun, ibabalita ko sa inyo, abangan ninyo, kung magkano ang magiging budget ng lungsod ng Maynila next year.